For more video, please subscribe and click the bell button. Thank you. Hi guys, good day. Si Jerky Gomez na naman to. Si sa DYIN Anything. So medyo matagal tayo hindi nakapag-vlog. O nandito na rin yung kasama ko si Romel. So medyo nagsisimula na kami sa aming busy trabaho. So still nasa aking service center. Masikip pa rin kasi hindi pa ako nag-aayos. Ayan. Okay, bago tayo magsimula, pa-subscribe, like and share na aking video at paki-follow na rin sa aking page. Thank you guys. Ngayon, ang topic natin ay washing machine motor. Ayan, diba? Dalawa siya. Tatlo yan eh. Hinahanap ko pa yung isa. Ang problema nito, naikot naman pag tinulak mo. Pag yung tinulungan mo. So, bigyan ko kayo ng actual. Paano ba natin mapapaandar to? Subukan natin kung magagawa. Ang problema niyan, ito. Sandali lamang po ah. Guys, kinonect ako na. Mapapansin nyo. Ayan yung mga linya niya. So, ito, natunog lang. Kasi yan. Oh, di ba? Natunog siya. Kasi nag-i-stack up to. Medyo, ayun o, ang lakas ng kalog. So, isa to sa i-re-repair natin, ha? Ngayon, subukan uli natin yung isa. Sandali lamang. Okay, guys. Ayun yung isa. Tinab ko na. Ito naman yung isa. Saksak. Ayun. Umiikot. Pag binihit ko. Wala palang papel. Kuha tayo. Sandali. Okay. Ayan, may papel para makita nyo. Yung isa kasi, matigas. Ayan niya, ayaw niya umikot. Pero pag inikot ko siya, ayun o. Diba? Umikot. Pero pag hinugot ko uli, mamamata. Hintay natin. Medyo matagal. Okay. Ayan, tigil. Pag sinaksak ko uli, ayan. Okay. Ayaw talaga. Pero pag inikot ko, ayun. Ikot siya. Yung isa, ito, kahit ikot ko, ayaw. Kasi masyado na maluwag. Che-check natin yung bushing. Ito kasi, naano din yung bushing. Andali. Nakalog din. So, che-check natin. Bakit ayaw? Kahit may kapasitor, kailangan mo pa siyang tulungan. Una, akala ko kapasitor lang. So, nagtingin ko, resistance, okay. Ito, okay din ang resistance. So, possible, may problema tayo sa loob, sa mechanical. So, susubukan natin i-repair. Kaya, nag-ready na rin ako ng aking mga Barena. Ayan. Tsaka yung tornillo na ikakabit natin kasi naka, ano to, naka clip type. O, sandali lamang ha. Baklasin natin. Okay guys, ito binaklas ko. Ayan. Hindi siya mahugot. Stack up siya. Dito siya. Ayan oh. Hindi siya matanggal. Okay. Kahit ano gawin ko. So possible nandito yung problema sa mechanical. Kaya pagka ano naman, yung nakapasok siya ng konti. Ayan. Naikot no. Naikot. Pag napasok. Eh kasi ang mga motor pag umandar yan, diba nakaganyan yan, yan yan yung position na yan, nakababa, may ikot mo. Pero pag nag-start na yan, gumagalaw yung rotor kasi yan, parang magkakaroon ng puwersa, tataas ng konti. Yun, tataas ng konti yung rotor o bababa para ano, kaso pag nakababa siya, ayan, ayaw niya. Kaya siguro sa ano, hirap siya. So ngayon, ako din hirap tanggal. Nahihirapan din ako tanggalin. Grabe. So meron siyang kaskas, ayun oh. May kaskas na siya. Ayun oh. Dito may mga kaskas siya. So sa loob. Good lang. Natin alam. Meron din siyang konti. So hindi ko alam kung pwede pa siya. May kaskas na siya oh.
Eh, wala pa naman ako bushing ng mga ganito. So, wala rin naman nabibili dito. So, maghahanap ako ng bushing na pwede ko sa kanya ipalit. Yung mga sirang motor, kukuha ako. May kaskas na rin siya sa loob eh. Hindi nyo lang makikita yan, no? May kaskas na siya. Hindi siya maganda na. So, hahanap ako na pwede ko ipalit. Sandali lamang, ha? Okay, minakuha ko sa lumang motor. May mga luma naman akong motor dito. So, kukunin ko yung bushing niya. Parehas naman yung size. Ito, ito yung ating nire-repair. Ito yung kukuhanan ko. Para at least, hindi ako ma... Yan. Mamiss. Baka kasi mamiss niyo ako eh. Yan. Kasi pambaba yung kinuha natin, so may bola siya, kasi yung bola niya, ito yung bearing, dito yan eh, nakapatong ganun, oh, yan, so para hindi siya umano nakapatong. So dahil nga kagamitin natin yung bushing niya, tanggalin mo, nakasuksok lang itong plastic na to dun eh. So tanggalin mo lang para siya naman yung ililipat natin dito sa isa. So bukasan naman, dali lang ah. So may clip yan, apat, ibubuka mo lang siya para matanggal natin itong ito. So, yung langis niya, oh, basa-basa pa, pero madadagdagan na lang natin ng langis. So, ayan na, ito yung ano, sabi sa inyo, may kaskas nga sa loob. So, kung papapansin niyo, parehas lang naman din sila. Papalitan natin. Kitang-kita na. So, ito, yung rotor niya, subukan na lang natin iliha. Wala akong makuha eh. So, subukan lang natin. Ito, papalit natin doon. Tapos, nagdaga mo ng langis. Yan, para maipasok doon. Okay, tapos ito, medyo nakayuko para umipit, ibaba mo pa ng konti, di ba? Nakita mo, para siyang yan, nakaangat, ilapat mo ng konti. Yan, naibaba ko ng konti lang. Yan, naibaba ko, inipit ko lang sa gato yung pang-ipit. So, hanap ko langis na ilalagay ko dito. May langis ako yun. Sandali lamang ulit. Okay guys, balik tayo. Di ba kanina inassemble ko? So, ngayon na-assemble ko na siya para at least ano, pauwi na rin. Nakauwi na nga si Romel. Pauwi na yung kasama ko. So, balik na tayo. Ito na. Ito yung tape. Naglagay na rin ako. So, di ba sabi ko nga sa inyo, meron akong kinulayan kanina habang dinidismantle ko eh. Ayun. Kung mapapansin nyo, meron siyang linya, kulay blue. Ayun o, dalawa. So, kaya ako nililinyahan yan para pag binalik ko, same siya ng posisyon pag binalik ko. Yung hindi na ako mag-iikot. Minsan kasi sa alignment nagkakaproblema yun eh. So balik na tayo sa linya. Kung yung ngayon, wala na siyang yung kaninang parang ito. Wala tayo na isang motor. Ito kasi meron eh. Ayun eh. Yan. Tumataas siya. May galaw. May galaw siya. Ito wala na. So in-adjust ko na. Eksakto na siya oh. Wala nang galaw. Hindi na siya yung sumusundot pataas baba, normal na. So ayan, pag-inan natin, ayun yung cutting ano. Okay, ayan. So yung linya, ayan. Ang ikot, ayun. So paano ang ikot? Oh, ayan na. Oh, ayun na. So eh, pagbabaligtarin mo naman yan, yung linya lang nung ito, itong neutral, pagbabaligtarin mo lang naman yung linya para bumaligtad yung ikot nun. So i-separate video natin. So ngayon yung motor nating ano, ginawa, okay na siya. Yun nga nakita ko, dahil nga yung bushing natin, nasa na ba? Saan ko ba nailagay? Nawala na yata. Natapong ko na yata, nalaglag. So ganun lang guys, yun nga, sabi ko, yung sa motor, at least kasi sunod-sunod yung nagiging problema ko, mga reklamo ng eto, yung bushing, reklamo ng mga technician, yun nga, pag minanual, di ba yung kanina, eto, pag minanual ko, iikot siya, kahit may kapasitor, may ano, nakakonekta,
Ayaw, di ba? Kanina tinutulungan ko pa. So ngayon, kahit pagsaksak ko, aandar na siya. Oh. So, yun yung advantage. So, ang napansin ko, yung bushing niya, ito, yung bushing niya, ayan o, sira sa loob. Okay, may kita, personally, may kita mo. Ngayon, syempre, sa camera, hindi pansin. Pero yun o, para may gas-gas, pansin nyo. Para siya may gas-gas sa loob. So, yun yung nangyari siguro. Tapos, yun nga, yung pinaka-shafting niya, sandali, buha tayo na sample. Okay, yung shafting niya, ito, mga, binaklas ko na rin yung isa, hindi ko na napakita kasi nga, ako na lang mag-isa dito, uwi na. Wala holiday ngayon sa Africa. So, yung kanina, yung original niya, gumagalaw to, parang gumaganon. So, may distance na malaki eh, malaki yung galaw, kaya sabi ko nga eh, baka yun lang ang problema. Tapos, yun nga, in-adjust din natin to, tapos pinalitan ko, kumuha ko dun sa ibang bushing, yung panglikod, tapos yung diba yung tinanggal yung bola, para at least ma-assemble ko. So, etong bushing na to, baliwala na to. So, yung, eto yung kinahanan ko ng bola, ayan o, diba, tapos yung kaninang may bola, nasa na, ay tapong ko na rin, kasi maliliit na pyesa lang, ito to. Diba, eto yung kaninang nasa puwet, ang kinuha natin, yung pambaba, na sirang motor, then marami naman akong motor. Diba, ganyan na istay niyan, kasi para, pumatong to. Ito isa yung binaklas ko na para pumatong doon, di ba? O, ayan o. Nalalaglag na. So, ganun lang yung nangyari. So, kumuha ko ng pababa. Yun yung nilagay ko sa ibabaw. Ito yung kinalas. Ito yung... Tapos, niliitan ko yung ano. Huwag nyo rin kakalimutan. Langisan. Ang ginabit ko pa nga, compressor oil eh. Nalagyan nyo nito sa ibabaw at saka sa ilalim. So, ito, bukas, a-assembling ko yung dalawa. Kasi napansin ko din, maganit na. So, hindi ko lang alam mo kung maano yung kalawang na talaga din siya. So, bukas, linisin ko. Tsaka, dito, may napansin din ako sa isa. Labas na yung kanyang, ano, yung gear, yung ngipin. Ayan, o. So, ibig sabihin, tendency, umusog to. Hindi ko rin alam, eh. Baka kakapok. Alam mo naman mga technician ko rin minsan, eh. Yung shafting na to, umusog pataas. So, ibabalik ko lang. Para, ano, ito, umusog siya pataas. Kaya medyo siguro hindi rin naandar doon sa isa. So, assemble na lang natin pagkatapos. So, ngayon, okay na yung isang motor ko. Ayan. Aha, tatakpan pa rin camera. Okay na siya. So, wala na tayong problema. Ayan. Oh, maandar pa din. So, ganun lang pala. Ganun, guys. Yung pag i-repair mo, yung motor, i-adjust mo lang yung bushing. Yun nga, sabi ko, dapat wala siyang adjust yung kalog. Para at least umano. Tapos hindi siya maganit. O, e, gaya nito. Ayan. O, pre-wheel na siya. Yung kanina hindi pre-wheel eh. So, na-adjust natin. Nakuha sa linis. Tapos nagpalit ng bushing. Pero, bago mo rin naman gawin niya, siguraduhin mo kompleto yung resistance mo ng motor is okay. So, gagawa pa ako ng ibang motor kasi marami akong motor dati dyan eh. So, titingnan ko yung mga tinapong ko doon. Gagawin ko. Kasi nandito na yung kasama ko, si Romel. Dati wala akong kasama. So, hindi ko siya magawa. Dahil nga ako lang mag-isa, so lagi ako nasa computer ko dahil yung store na yan, hindi walang pwede pumasok kundi ako lang. So pag manghihingi ng mga piyasa yung mga tao ko, so bibigyan ko. So pabalik-balik ako. Eh ngayon nandito na siya, kita mo, nakakagawa ako, makakapag-vlog na uli ako. Okay, tapos salamat sa subscribe nyo nga pala, sa like and share. At saka doon sa mga nagpapa-shoutout, pasensya na, hindi ko kayo ma-shoutout, nalimutan ko. Pero meron akong nailistang pangalan na hindi ako makareply. Guys, pakicheck, kaya hindi ko kayo ma-replyan minsan. Baka naka-private yung YouTube nyo. Gaya ni BS Repsol. BS Repsol, hindi kita ma-replyan kasi ang una mong tanong, Sir, back job. Yan, walang perfect. Tama ka naman, wala naman talagang perfect. Lahat ako, kahit ako nagkaka-back job. Yung pangalawang tanong mo, BS Repsol, Samsung na inverter, Sharp Kondura, if same board lang ng inverter, kung pwedeng gamitin. Ako, sasabihin ko nga, pwede. Kaya nga lang, di ba, sabi ko sa iyo, i-check mo yung inverter mo, kung ano yung ginagamit niya. Kung sensor type, yung signal niya, kung sensor type, speed type, at saka voltage type. Tatlo pala siya, yung nakita ko. May nakita ko ibang inverter. Yung guy dati tinesting ko, di ba, Frigidaire, at saka, tawag nito, Hisense. Voltage siya, speed sensor yung gumagamit sa kanya. So, pareha sila, nagamit ko. Pero sa isang Midea, di ba meron akong Midea, voltage siya, hindi ko siya nagamit. So, kasi mangyayari na pag ginamit ko,
BS Repsol, hindi siya magtutugma, hindi magkakatop ang compressor kasi voltage yung gumagana sa kanya. Hindi gaya nung sa Frigidaire at saka sa Hisense na testing ko, pwede siya. Kasi nga, yung signal niya, pareho. Sa Samsung kasi, yung nasa katara ko, ang signal ng Samsung namin before, nung nasa katara ko, sensor ang nagko-control sa kanyang compressor sa speed niya. Yung sa Hisense at Frigidaire, pero Samsung yung board, ang nakita ko is speed sensor ang nagpapagana sa kanya para makontrol din. Tapos yung isa, tatlo na yun nakita ko, ewan ko kung may iba pa. Tapos si Ma'am Alin, Aircon and Refrigeration Service, pa-subscribe. Sir, hindi rin ako makareply sa'yo. Kasi duda ko naka-private nga kayo, kaya hindi ako makareply at hindi rin kita ma-subscribe. Kaya pasensya na sir, kaya pakiayos yung setting ng sa YouTube mo, baka yun ang problema. Or naka-private ka yung sa reply. Tapos si JR21 Cito, hindi rin kita ma-replyan. Di ba yung isang thermal fuse nasa neutral, isa para saan ba yun? Sir, nalilito ako sa tanong mo. Yung sa timer kasi, kung tinatanong mo yung sa fuse, isa doon nakakonekta sa, ano, di ba, sa heater. Tapos yung isa noon nakakonekta sa neutral. So hindi ko alam kung ano yung talagang ano. I-message mo ako sa FB, bibigyan kita ng diagram ng tawag nito ng defrost timer. So nalilito lang ako, 'di ba yung isang thermal fuse nasa neutral, isa para sa neutral. So yung isa kasi nga nasa heater, yung isa nasa neutral. Yun na lang, ganun na lang para hindi ka malito. Sa heater nakakonekta ang thermal fuse kasi nga sa neutral sa line o neutral o line kasi para nga pag nag-cut off, depende do sa magiging setup mo sa diagram mo. So kung may mabibigay ka sa akin o i-message mo ako sa FB, mabibigyan kita ng diagram. Ito, meron ako rep exacto ng may timer. Ito. Sa baba. Ayun. So, ayan o. Sir, kung makakipansin mo. Sir, JR21 Cito, ito yung thermal fuse. Ayan o. Diba? Thermal fuse. Teka, malabo mata ko eh. Lagyan natin ng ilaw ha. Sandali. Ayan. Kasi nakapag-Portuguese pala to. Sandali. Sir, ayan. Kasi nakapag-Portuguese siya. Inayos ko lang. Ito yung thermal fuse. Ito yung heater. So, yung heater. Ayan. Nakakonekta yung thermal fuse. So, yung isang linya. Ayan. Nasa neutral. Ayun o. Neutral. Kasi ito nakakolekta sa linya yung another line na sa defrost timer papunta sa linya. So, Sir JR, hindi kita ma-replyan. Message mo na lang ako sa Facebook. Facebook ko naman is Jervy Gomez din. So, ma-re-replyan kita o kaya doon sa group natin na DIY and anything sa page or doon sa group chat na mga ano natin. So, ngayon guys, yun nga. Yung mga hindi ko ma-replyan. Yung iba din hindi ko ma-replyan. Ito lang yung naisulat ko. Pasensya na po kayo kasi nga naka-private yata nga kayo kaya hindi ako makapag-reply ng maayos. So, pakiayos yung setting para at least makareply po ako. Okay, ulitin ko si BS Repsol, Ma'am Alin Aircon and Refrigeration Service at saka si JRC Cho. Hindi ko po kayo makareplyan at saka dun sa iba pang hindi ko nare-replyan, ibig sabihin po naka-private kayo. Yung iba naman nakaka-reply ako late, pasensya na po kasi talagang minsan pagdating sa bahay, tulog na lang. Wala na eh. Dahil ako rin magluluto, ako na lahat. So, ganun na lang. So, ngayon, ito yung pinakita natin sa motor. Bago mo gawin yung ganun, may nakuha ka, nakonek mo na sa kuryente, kailangan mo pang tulungan para umikot. Check mo yung bushing, baka sira lang. So, sa wash motor, yun lang naman ang mosting nasisira. Basta buo yung winding mo, ibig sabihin, may possible na sa bushing siya. Kasi, experiment ko lang din to, kasi nga, nagtataka nga ako, bakit pag iniikot ko, naandar, pero pag siya mag-isa, may kapasitor, kahit taasan ko yung value niya, ayaw niya pare umikot. So, binaklas natin, ayun nga, nakita natin, yung bushing niya sira. So, parang sa electric pan, dito hindi naman ako nagawa ng electric pan. Ganun din sa electric pan kasi paghirap na eh. So, at least ito, actual sa washing machine, wash motor. So, sa spin motor, ganun din ang possible. So, madali siya, at least hindi ka nabibili ng kung ano man yung bibili mo motor, yung bushing lang. Ngayon, hindi ko alam kung may nabibili yung bushing sa Pinas. So, kung meron ka mga sirang washing machine, kunin mo na yung bushing kung sunog yung ano, itago mo yung bushing. Malaking bagay yan. Tapon mo na yung winding, kunin mo lang yung bushing tsaka yung mga, yung parang bulak panlangis. Malaking tulong yan. Okay guys, thank you. Maraming salamat ulit at salamat sa pagtiyaga sa aking video. Thank you.